Hello, good morning po sa inyong lahat. Ito naman po tayo. Dito po ngayon, dadaling ko kayo sa aking backyard, sa ating pong mga halamanan na medyo hindi gaano kagandahan at this time kasi po winter po dito. Kaya pag winter po talagang medyo namamatay yung ibang mga halaman. Pero after that naman po, pagdating ng spring, maganda na po uli sila. At ayun po, magkakaroon tayo muli ng time para ayusin yung ating mga halaman dito sa backyard natin. Kaya, I just want to share with you, yesterday, ang ginawa ko po, naging busy ako na magtiklip ng mga damit at nag-move konti ng mga cabinet. So, at least this time, actually hindi po tapos yun. Pero sabi nga po kasi advice ng aking specialist dahil meron po akong spine problem at ganun din po tips ko na rin po sa may mga problems sa spine dyan, spondylosis, bursitis, na kailangan po pag po tayo gumagawa sa bahay, kung ano man po ang ating ginagawa, hindi po tayo pwedeng gumawa repetitive, kaya we have to dapat po meron pong rest din. Kaya para hindi po mag-trigger yung ating pong mga spine problems. Kaya wag po tayo magtatrabaho ng gagawa ng paulit-ulit. So like today po, dahil nagawa ko yesterday yung pag-aayos ng sa mga clothes o cabinet. So at this time, medyo stop ko po muna yun. At dito po muna tayo sa garden para medyo ma-relax muna tayo ng konti. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Actually, ayan. Medyo maano po ang panahon ngayon eh. Pero medyo umaambun po, pero may araw naman. Kaya, thank God, maganda pa rin ang panahon. Pero maybe later on, baka po uulan. Kaya ipasyal ko na ko po kayo ngayon. Let's go, samahin niyo ako. Ito po ang lunch nito, binigay po ng aking kumare, si Sister Divine, nung ako po yung nag-birthday. Ayan. Tapos, ito po yung mga, dati po ang dami rin itong vegetables, pero syempre po may time lang yun, limit na after na ma-harvest mo yung vegetables, you have to change it again. So, ito na lang ang natira sa akin, ang beets. Ito naman po yung avocado. Alam niyo po ito, kung sino pong may gusto nito, pwede po ako mamigay nito. Kasi ito po before, hiningi ko lang to, napakaliit lang, yan, stem, ganyan lang. Pero ang bilis po pala nilang dumami. At saka napakaganda po, napakaganda sa garden yan. Ayan pa, meron ako dyan. Naku daad nung last month yata yun, naku, dami-dami po nito. So, ang ginawa ko, parang hindi daw masyadong bushy, talaga pong tinanggal ko at tinapong ko na. Kaya kung may mga gustong itong plants na to, mamimigay po ako, sabihin nyo lang po, mag-message lang po kayo at papadala ko sa inyo. O dadaling ko pagpunta ko dyan sa Sydney. At saka, ang gusto ko lang i-share sa inyo, alam nyo ba, napakarami kong plants dito na mga bigay-bigay lang, hingi-hingi lang. Ganon. Kaya ngayon, gusto ko ako naman ang mamigay. Kasi katulad niyan, napakaganda ng halaman na yan. Yan. Ayan po, ang bilis po lumaki niyan. Salvia. Ayan. Ito po, bigay ng aking kumare, Sister Lalaine. Ayan. Thank you so much. At ito ang halaman ko doon pa sa dati kong bahay, tapos na nakapag-share ako kay sa aking sister-in-law na si Ate Cora, nabigyan ko siya nito. Tapos paglipat ko ng bahay, ako ang nawalan, and then pagpunta ko sa kanila, nakakita ako ng maraming ganito, kaya binigyan niya ako, galing din sa akin to. Kaya yun po ang isang advantage na nagbibigay tayo, dahil pag ikaw naman ang wala, bibigyan ka rin. Kaya ayan, thank you Lord. Ayan. Medyo hindi ko po naasikaso ngayon ang aking garden dahil ito po ang ating spa. Ayan. Hindi ko naasikaso masyado dahil nga lagi tayong wala sa bahay. Ayan, ayan po yung ating spa. Ayan, nilagyan po ni Bob kasi
nito dahil sa lakas po ng bagyo at saka storm dito sa Sydney, sa Australia. Talaga pong, naku, talaga pong maano yan, lilipad yan. Lilipad yan, kaya, ayan, ayan po ang ating spa. So ngayon, nagtanggal po ako ng water, kaya kailangan po nating linisin naman yung loob para maglagay uli ng tubig. Ayan. Ayan, praise God. Nakakatuwa naman po kasi pag may mga halaman ka. Kaya nauunawaan ko rin yung mga bago pa lang nag-start magkaroon ng mga plants, mga plantita, kasi pinagdaanan ko rin po yun. Actually, yung pong isang kaibigan namin, eh, sabi nga po niya eh, isa raw po akong princess sa pagninek-nok ng plants. Kasi kahit sa ngayon pumunta, kahit sa beach, talaga pong kumukuha kami kahit konti. Eh, kaya, tsaka sa mga friends na pinupuntahan namin, nakakahingi kami. Kaya this time naman, ako naman ang gusto magbigay sa inyo. Kaya let me know lang po kung anong gusto nyong plants. Bibigyan ko po kayo. Alam nyo po ito, napakaganda ng bulaklak. Ito po yung tinatawag na morning glory. Na napakaganda ng bulaklak niyan. Pero ang bilis po dumami. Napakaganda sa umaga. Tsaka gusto ko na rin i-share sa inyo. Nakatatapos ko lang po mag-praise and worship ng practice. Siyempre sa umaga eh, dapat ang gagawin natin eh. Talagang kay Lord muna, magdasal. Humingi tayo ng gabay at umawit ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Kaya yun po, napakagandang gagawin natin sa umaga talaga. Ayan, ito po yung morning glory. Talaga pong ang bilis silang dumami. Kaya pasensya na kayo kung medyo medyo magulo yung ating backyard, ang ating mga plants ngayon, dahil hindi sila nakaayos pa, dahil wala pa nga akong time na iayos to. Napakaganda po ng aloe vera. Ayan. Ayan. Yan po ay bigay din sa akin ng aking kumari, kaibigan, best friend, sister divine. Ganda na po. Ito naman po, bigay po ng aking kaibigan, sister Vicky. Ayan. Praise the Lord. Ito po, ang bilis din po dumami nito. Kaya, mimigay din po ako niyan, yung mga hanging plants na yan. Ayan. Ito po, plants kong mangga. Ito po, isa pang aking halaman. Ayan. Ito po, kailangan ko ng ayusin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nasira, tanggal, nawala yung mga bulaklak. Tapos, ayan po, oh. Talaga pong bumagsak yan eh. Oh. Kaya, ayan po, oh, ayusin po natin yan pag maganda po ang panahon. Ayan. Thank you po kay Sister Angie and Sister Ben, nagbigay din sa akin ito ng ano ba yan? Lemongrass. Ayan. Praise God. Kaya ito po yung mga gusto ko yung pamigay din ng mga hanging plants. Na mabilis po dumami pag gusto niyo po ng hanging plants. Ayan po. At saka ito po, ayan. Ang lalaki na itong marang ito. Pamimigay po natin yung mga yan. Kaya kung sino pong may gusto, sabihin nyo lang po. At tatanggal. Ang bilis pong lumaki niyan, ang bilis dumami. At napakaganda. Ayan, meron pa tayo. Nag-iisa. Tinanggal ko na yung aking mga chili. Dahil nga po malamig na dito, winter na, kaya ang hirap pong maghalaman ngayon. Yan. Thank you. Thank you so much sa mga nagbigay at sa about time naman na ako naman ang magbibigay. Ito naman po ang aking eagle na nagbabantay. Kasi yung eagle daw po na yan, dahil siyempre maraming mga pumupunta dito mga ibon na kinakain yung mga buti sana kung kinakain lang yung mga grab, yung mga pest salaman, eh pati po yung mga yung pong mga ano worm kinakain din nila, eh kailangan po natin sa ating halaman yung worm. Kaya ayan, may panako tayo. Yan ang ating eagles. Yan. Thank you rin sa aking mga ka-sister, kaibigan, sister
Weng at saka si Sister Pai, dahil sila rin yung mga nagbigay sa akin ng mga halaman. Thank you so much sa inyo. Ayan. Ayan ang ating mga plants. Ayan. Medyo haayusin natin yung ating mga garden. Kapag medyo maganda na yung panahon. Kasi medyo hindi pa magandang panahon ngayon. So, ayan. At least nadalaw natin yung garden natin. Dito sa backyard. Ayan, ang ganda na po ng damo. Dahil na dadali nga po ay yan po ay minower na ni Bob. Kaya ayan po ang ating backyard. Ito po ang ating jacuzzi. Yung spa natin. At dito po, kaya po bakante dito. Dahil ang gusto nga po ni Bob, kapag may mga bisita daw po, at hindi, at kung marami, hindi kasi sa loob ng bahay, pwede tayo magtayo ng tent dito. Ayan, nilalagyan natin ang mga tent. Ayan po yan. Ayan, pwede pa tayo maglagay ng mga tent dito. Ayan po, nakita nyo po yung aming backyard. Ayan na po yung ating likuran ng bahay. Kaya salamat sa Diyos dahil may pagpapalang binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang lahat ng biyaya ay papapasalamat natin sa ating Diyos. Kaya, to God be the highest glory. Thank you so much, Lord, for this blessing. Ayan. Ito meron. Ah, maganda po dito, no? Kapag kahit winter na po, buhay pa rin sila. At saka yung sa harapan natin, meron po tayo doong lavender. Yun po pala eh, kahit na anong weather, talaga pong nabubuhay. Kaya yun ang mga maganda at naging aral din na kahit dito pala sa Australia, lalo na po sa lugar namin, medyo yung lugar po dito sa Hunter Valley, yung pong mga panahon, talaga pong kailangan pala ang mga halaman yung talaga matitibay. Ayan. Hindi po bang cute? Ayan. Thank you so much po sa pagsama niyo po sa akin dito sa backyard. Sa pag-check natin ng ating mga halaman. Please subscribe na rin po. Like and share tong ating mga videos. At makita po tayong muli sa pag-vlog ko po ng buhay ito po sa Australia. Kaya salamat pong muli at salamat din kay Lord. To God be the highest glory. God bless us all.